Dumating tayo sa Mactan International Airport. Dumating tayo ng time check natin, 11:45. As usual, delay ang flight natin. Kukunin na lang namin yung aming mga bagahe. And after nun, nakikipag-meet na kami dun sa nirent namin na private cab. Nag-rent kami ng private cab na going to Hagnayaport. Usually, bus or van, meron sinasakyan na ganun, pero public. Nag-rent na lang kami para medyo private na at mas mabilis ang biyahe. Dahil alam nga namin na pag nandito ka sa Pilipinas, always delay ang flights. Dito na po tayo sa Hagnayaport. Dito sa Hagnayaport, mayroong mag-aalok sa inyo na mag-bit-bit ng mga maleta ninyo. Bibigyan nyo lang sila ng tip. I think mga 50 pesos. Tulong nyo na rin yan sa mga tao rito. Nag-prepare ng tickets namin. Hindi na kami na-hassle. Si kuya na rin na driver. Yung nag... May kakilala siya dito. Yun na rin siya na rin nagbayad ng ticket namin. So, hindi na kami pumila. Yay! Ticket po? Asan yung ticket? Ewan ko. Ano kay kuya, diba? Thank you po kuya. Saan tayo? Sa taas? Taas, diba? Ay! May taas ba to? Eh? Taas ba to? Ano may taas ba yan? Mga kama. Ha? Mga kama. Welcome to Amihan Beach Cabanas. Today is March 2, 2022 and nandito tayo ngayon sa Bantayan Island sa Amihan Beach Cabanas Resort. As of the moment, medyo gloomy ang panahon, perfect condition to vlog. So let's go! Room tour, kararating lang natin at hindi pa namin talaga binubuksan yung pinaka-room para at least ma-surprise tayo kung ano yung nandun sa loob. By the way guys, binook namin yung 4-night stay namin sa Agoda, yung Amihan Beach Cabanas Resort. Mura na to kasi nabook namin siya for just 19,600 and then ginamit ko yung BDO credit card ko, nakalas ako ng 1,500. So almost 18,000 na lang yung total stay namin for 4 nights. And ito yung labas namin. Ayan. Meron dyang sofa sa labas. Ayan. At meron silang complimentary drink sa pagpunta mo. Bibigyan ka rin nila ng brochure ng mga activities na meron sila. Mamaya didiscuss ko sa inyo yung mga activities niyan. And ito yung view namin sa labas. Ito yung kabana nila na merong full sea view. Kaya medyo mas pricey siya compare sa regular price ng mga cabanas. So guys, napasok na tayo dun sa ating room. At pagpasok mo, sliding glass door siya. And may curtains. Pasok na tayo. Ayan. So pagpasok mo, nandyan, meron tayong queen size bed. Ayan, yung style niya very ano, nipahat style. Pilipino, Pinoy na Pinoy talaga siya. And dito naman, pagkapasok mo, meron tayong mga glasses, water, and ito yun naman yung thermos, and mugs, cups. Tapos dito, meron tayong TV, and merong mga emergency contact numbers dito sa Bantayan. Dito, may kita naman natin na meron silang towels for two. And ito siguro yung pang-outdoor. Yung towels for outdoor. Oops! Bumili tayo ng off pero meron silang complimentary na siguro malamok dito sa gabi, no? Malamok siguro. And meron din tayong aromatherapy body lotion. Ayan. Then, ayan, may chairs doon. Ang ganda nung lampshade nila, no? May mga side tables, and ito yung electric
fan or sa ceiling fan. Then, halika na, punta tayo dito. Air conditioned room to, ha? And pagdating naman dito, nandito yung ating susi ng room. Meron din siyang bintana rito sa gilid. At meron siyang cabinet dito. May hangers na, and pag umulan, merong payong. And meron ding, ay ito importante to, lalo na full bangs tayo ngayon ng style natin. Very K-pop, so kailangan natin ng blower. Ayan, so ano naman to. Punta na tayo dito sa CR nila, tingnan mo yung door oh. Ang ganda oh, hindi siya masyadong ano, siya masyadong close no. Pasok tayo. Ayan. Ito na yung ating banyo. So, merong towel. Face towel yan. And, ito, mga toothbrush. And, maliit na toothpaste. Ito, mga ano to, bulak. Toiletries. Toiletries. May hand soap. May libreng hand soap. Ito yung kanilang sink. And, merong mirror. Ayan. May spotlight pa, oh. Then, ito yung kanilang inidoro. Tapos merong bidet and trash can. Ito, may libreng tissue. And ito naman ang kanilang shower room. Walay siya. Yan, oh, may heater. Ayan, may heater siya. Then, ito, may libre na siyang shampoo and body wash. Mas kailangan natin ng conditioner. Dapat may conditioner. So, ayan. So, ayun guys, mag-discuss tayo ng kamusta ang experience natin traveling to Bantayan Island from Naiya Terminal. And kung nagbabala kayo na pumunta ng Bantayan, at least may idea kayo kung ilang hours pa ang biyahe kung manggagaling tayo sa Metro Manila, no? Mm-mm. So, una, mag-start tayo from Naiya, Tumactan Airport. Ang travel time natin is umalis tayo doon ng 10:30 a.m. Yun yung lumipad yung ating airplane. Then, lumapag tayo ng 11:45 a.m. So, that's 1 hour and 15 minutes sa airplane. Then, from Mactan Airport, going to Hagnaya Port, ang travel time natin is from 12:30 p.m. to 3:15 p.m. So, that's 2 hour and 45 minutes with stopover. And take note, gumamit po kami ng private cab, so hindi masyadong maraming mga ano stopover na nangyari. Kaya nakuha natin siya ng 2 hour and 45 minutes. Ang sabi daw ni Manong, pagka hindi ka gumamit ng private taxi or hindi ka nag-rent ng private taxi, pwede kang mag-bus. Pero yung yes, bus or van, no? Bus or van. Pero ang sabi niya sa bus, mabagal daw. 4 hours. It may take 4 to 5 hours daw. 4 to 5 hours. Kasi may speed limit daw ang bus dito. And at the same time, maraming stopover. And marami ring mga pinipick up ng mga And from airport terminal, from airport, hindi ka masama kasakay doon ng bus. You have to travel to mall. Anong mall 'yon? City, sa SM City Cebu. SM City Cebu. Doon daw yung terminal ng bus and mga vans. Okay. Yun. So, kung magkano, wala na kaming naging idea dahil nga sa gumamit kami ng private cab. And, to continue, doon naman tayo sa Hagnaya Port to Santa Fe Port. So, yun na yung Roro natin. Ang naging travel time natin is 3:40 p.m. to 4:45 p.m. So, that's 1 hour and 5 minutes. So, ayun yung naging experience natin. Dito rin sa Hagnaya Port, hindi na tayo pumila, no? Sa Hagnaya, pagdating dito sa Hagnaya Port, may pila ba dapat? Oo, may pila yung kasi dapat ano eh.
bibili ka ng ticket. Tapos doon magpapakita rin ng mga ano, ng mga IDs. Yun nga pala. Ang kagandahan kasi sa kinuha naming private taxi, bago pa lang kami dumating sa Hagnaya Port, may contact na siyang porter doon sa Hagnaya Port. Ang sinasabihan niya yon na malapit na, bumili na, malapit na kami in 30 minutes or in 15 minutes or in 5 minutes, andyan na kami. And then bumibili na yung ticket yung porter na yon. So wala kaming hassle doon sa part na yon. Pagdating namin mismo ng Hagnaya Port, sasalubong na agad yung porter at may dala na siyang ticket. Dire-diretso na kami doon sa loob ng barko. Yes. Then from ano naman, from Santa Fe Port going to Amihan Beach, Cabanas, napakalapit lang. 5 minutes tricycle lang siya. Ewan ko lang kung tama yung siningil sa atin na 150 pesos, no? Oo, sabi kasi niya kasi lang, 150 pesos daw. Kasi parang ano yung gagawin? Kilahin mo na yung buong tricycle. Papakyaw, pakyaw daw yung, yes. Pakyaw yung word na ginamit niya. Okay, so ang total travel time natin from Naiya Airport to Amihan Beach, Cabanas is 5 hours and 10 minutes. So not bad, no? Kasi worth it naman yung biyahe natin, yung view na nakita natin dito sa Amihan Beach, Cabanas. Nag-arrive kami dito around 4:30. Ano? 4:45 to be exact. Almost 5 nag-arrive kami. Maganda pa yung langit, maliwanag pa. And ngayon, anong oras na ngayon? 5 magsi-6 PM na. Magsi-6 PM na. So sunset na yung view namin ngayon dito. Tapos mamaya magdi-dinner kami. Siguro sa labas muna kami magdi-dinner ngayon, no? Actually itong Amihan Beach, Cabanas, meron naman silang restaurant, pero siguro mamayang gabi tatry namin dyan sa labas kasi meron daw dyan maraming kainan. So baka mag-walk through tayo. Medyo maulan ngayon gabi. Sabi ko mag-dinner kami outside, pero mukhang dito muna kami sa may resto bar ng Amihan Beach, Cabanas, kakain ng dinner. Ito yung view namin, yung resto bar nila. Medyo madilim kasi naka-yellow lights lang sila. There's Erwin. And ito yung view, hindi nyo nakikita pero beach po yan. So far, we ordered 2 liquor. This one is margarita. Frozen margarita ba yan? And this one, Amihan Tepache. Sabi daw dito, 2 kinds of rum, peppercorn, citrus, juice, tepache, soda water, Angus durian. And for the main dish, I ordered seafood in Thai red curry. Meron siyang seasonal fish, shrimp, shellfish, coconut milk, red curry, onions, and meron siyang steamed rice. And kay Erwin, order niya is pan alla norsina, Italian chef's flippo specialty truffle cream with mushroom. Tumila na ang ulan, guys. So, tatry natin mag-walk through dito sa ano nila. Malapit lang po sa Amihan. Dito, buhay na buhay paggabi. Ayan, may mga billiards, may mga bars, and ito, mga resto. Ayan. Tingnan natin kung ano meron dito. Oh, ito, nakapapanood ko na to sa mga vlog dito sa Bantayan. Itong MJ Square. Ito, lagi itong sikat dito ang kainan. Marami kasing kainan sa loob. Ito, panyang. Buy one, take one. Maganda yan. Masarap yan. Santa Fe Milk Tea House. Buy one, take one yung seafood doon. Ayan, top master, pasok tayo sa loob ng MJ Square. Walang tao ngayon kasi Wednesday. Pag weekend daw, maraming tao rito. Ito, may mga ano, desserts. Thank you, sir. May one, take one. Sizzling, thank you. Ito, eat all you can. Pasta.
Panyang. Yes. Tsaka seafood din. You know. Ito, meron mga souvenir shops. Ah, ito yung Tinder Point. Ito yung Tinder Point. Ito, may mga souvenirs. Ano, ang ganda ng mga souvenirs. Diba? Ito siya, this is Mima's Chicken House. Ito, Mantarion Burrito Company. Ito, may mga bahay din dito, oh. At ito, yung sa huli, yung panyang maliit o different seafood. Ayan. 295 per head lang siya. May lechon, crabs, and shells. And ito sa dulo, meron bar din, mga bar. Lakad ulit tayo rito. Outside MJ Square, meron Generica Drugstore, Big Gels, Rest on It, and ito mga ano to, dessert. Masarap yan, no? Mga masarap na Twisted. Ito, may mga ukay-ukay shops, oh. Ayan, oh. Pag emergency, kailangan nyo ng susukotin na walang kayo. Ayan, oh. Pharmacy, sarado na rin. Meron din dito mga Santino's Pizza, Coolers, The Line. Ano Santino's dito? Ngayon, meron din mga ano, iyaw-ihaw. Dito may live band, oh. It's All You Can Then. Panyang? Panyang din pala to, eh. Kasi ito bar. Sikat din yan sa Google. Sinerge ko kung ano mga bars dito. May mag-dessert na lang tayo dito sa labas kasi kumain na tayo sa Amihan. Ito, try natin itong Twisted. Meron silang mga ice cream. Mango! Oreo! Good morning, guys! Day 2 here in Bantayan Island. Free yung breakfast dito, guys, ha? So, pipili ka lang. Meron kaming in-order na American breakfast for Erwin and Filipino breakfast for me. Thank you. In guys, ang kasama sa Filipino breakfast nila is may choice ka kung scrambled egg or sunny side up. So I chose scrambled egg. Then meron silang danggit and meron silang ito yung sukang manghang. Meron silang salad and yung rice. Rice or plain rice or garlic rice ang pipiliin mo dyan. Then eto naman, we have sausage. Eto, si Erwin ang pinili niya, is sunny side up. Then may salad din. Eto, pagpipilihan mo pala to kung sausage or bacon. So pinili niya yung sausage. Then itong bread naman, it's either toast or not. Then meron din siyang mga butter and jam. Okay, let's eat! Diyan na ang sundo namin for our day tour. Puntahan lang namin siya. Nasa labas na siya. Yung day tour namin is care of Psych Travel and Tours. Dito sila naka-base sa Bantayan. First destination of the day, Kuya Andrew. Driver namin. Saka ang pangalan mo, Kuya, ulit? Ako naman po si Joseph. Kuya Joseph. Wala. Kaya nga buti yung mga tour natin, weekdays eh. Hanggang Friday pa kami dito eh. Ay, hanggang 6. Ito po yung Sunday. Sunday. Sige kayo maligot dito. Maganda po yan. Baka may nangangagap dyan, kuya. Malinis yung tubig. Yan. Wala po. Wala. At ito yung swimming pool na. Pumunta kayo doon na sabay. Magkadugtong yan? Yung i-easter na yan? Pati doon sa in-easter na yan? Fuck. Nandiyan lang kang plastic.
itong tinatawag nilang cliff diving spot. Dito daw nag-shooting yung Camp Sawi. So, eto siya. Medyo low tide pa daw yan ngayon. Tingnan mo. So, kung gusto mo naman na mag-cliff diving, hindi kayo natatakot, pwede yan dito. Dito daw ang jumping space. Dito. Yes. So, dyan. Diyan ka pepeso, diyan ka mag-dive. Eto naman, katabi niya lang yung the ruins. Yan yung ruins. Yan yung ating pupuntahan na pangatlo sana. Pero katabi niya lang daw. Ayan. The ruins. So, literal na ruins lang siya. Oo. Hindi natapos na establishment. Yan, oh. Maganda siya pang picture, oh. Kasi may mga graffiti. At tayo pupunta, Paradise. Paradise. Paradise Beach po. Paradise Beach. Ganito yung daanan ng Paradise Beach. Ah, para mas maputi siya, no? Parang burake yung puti niya. Doon yun. Atin dito. Sige po, hintay lang. Sige po. Thank you. So ayan guys, medyo maambon ngayon kaya kumuha ko ng hat. Si Erwin ayaw niya. Maarte. So nandito tayo ngayon sa Mangrove. Ako dito. Ayun o, Mangrove Tour. Ah, Mangrove Tour, ayan. Nandito na tayo sa Camp Sawi. Camp Sawi. Para sa mga single. And si Erwin. Ah, ang ganda ng netplay. So, binili niya yan sa labas. Itong Mangrove Park. 25 pesos lang isa yan, no? Oo. Wala lang sa kabila, 75. Nakita ko. O ba? So, yan guys. We are having our lunch. Kasama to sa, ano, sa tour na kinuha namin. May free lunch na sila. We are served with, ano yan, pancit, no? Pancit. Pancit, tapos may mga egg. And ito, I think salmon to. Fried salmon. Oh, may danggit, o. Oh. Ever favorite danggit. May danggit, o. Oh. Diba? Ito, hindi pala siya fish. Chicken pala siya. Chicken. May mga sauces. Bongga ng lunch, Inferness. Inferness. Bongga ng palas ni Sai, traveling towards. And because it's my birthday tomorrow, nakita nila sa registration namin sa kanila. Kaya, binigyan niya kami ng creme brulee. Yan. Ang nagbigay sa amin yung mismo owner nito, foreigner siya, si Mr. Stefan. Yan, meron siyang wife na Pilipina. Yun yung naman yung nagluluto ng mga food dito. Thank you so much, Psych Travel and Tours. Andito kami ngayon sa Nature Park and Resort. And ito yung kanila, Santonito Cave. Hindi ka habilis na habing mag-tool ka. Ano, may mapapakala ako? Oo. Ay, ayaw nila ng flavor ng paa mo. Ay! 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 Ay
Hi guys, so lumagpas kami dun dapat sa pupuntahan namin. Kaya naman, nandito muna kami sa Kota Park. Tinatawag nilang Kota Park. Ito siya guys. Heritage place daw nila to. Ang init dito, so pabalik na tayo. Okay lang na nakita na natin. Ganun lang naman ang ating tour. Huwag tayo magpanggap. Charing lang. Nagugulat yung tour guide namin. Gusto na namin umalis ulit. Charing. Halika, huwag na lang. At medyo nakakapagod umakit nga. At medyo hingal-hingal pa ako. And ito po ang view. Ayan. Ito daw ang pinakataas ng bantayan. Ayan, so matatanaw mo siya dyan. Ang entrance pala dito is narinig ko lang 50 pesos. So ayan, pwede na rin mag-swing-swing dyan. Hindi ata tayo dito ang pupunta, sing babae. Kaya ka ba? Erwin, grabe yung kawayan, tatanggal talaga, dai. Ah, merong sa ano, overlooking. Oh, akala namin ganun lang pala may overlooking po. Kaya tayo, oh. Kaya pala sabi ng bata kung may drone daw tayo. Ang taas! Ang taas, saka lang. Ang taas. Oh, go! Akyat! Yan! So, worth it ba? Ito na yung view. Ito na yung view. So, perfect nga ang may drone ka for this view. Ayan, nandito tayo sa lumang simbahan dito sa may Bantayan Island. Ano, St. Peter and Paul Parish Church. Ano, founded pala siya noong June 11, 1580. So, sobrang tagal na pala talaga nitong church na to. Nagpapasukin natin sa loob. Ito ang simbahan ng Bantayan. And we're back here at Amihan Cabanas. Hi! Hi! Nakakapagod yung tricycle. Ito may tsura ko hagar-hagar. Yung tsura. Tricycle, masakit sa puwet. Ang haba ng travel time sa tricycle. Pero na-enjoy mo naman, di ba? Ah, anong oras na ngayon? 4:16. Oh, timo, nag-start kami 9 a.m. Natapos kami ng 4:15 p.m. Ganun kahaba yung land tour. Yes. Medyo mabilis lang kami niyan eh, kasi dami naming minamadali lang. Ayoko dito, alis ka na, alis na tayo, ganun. So magkapahinga lang kami, mag-freshen up, then mamaya sabak ulit tayo sa labas. Nakain tayo ng dinner doon. Hello guys, we're heading to MJ Square at doon tayo magdi-dinner. Dito kami sa may Panyang. Nakikita ko dito sa mga vlogs and pag nag-google ka, popular dito yung Panyang na restaurants. So, ang in-order namin ngayon is dito sa kanilang buy one, take one. Meron din silang eat all you can, pero tuwing Friday, Saturday lang daw. Pero ito, everyday, available siya yung buy one, take one nila. Rice daw, ulo. We ordered chili crab and baked scallops. Yan, tagdadalawa yan. Tapos na kami kumain ng dinner. Maghahanap naman kami ngayon ng dessert. Try naman tayo sa iba. Santa Fe Milk Tea House. Ito ang kanilang mga choices. Sa
So ito yung ambience ng Desert House. Ito siya. Nasa loob, pink na pink siya. Ayan. Katabi lang siya nung pangyang. Ito, dito kami kumain, no? Yan, dyan, sa kabila. Ito yung Uhitaro. Uhitaro. Ube. Ano siya lang? Ubetaro. Siguro, Uhitaro. Ubetaro. This one yung sa akin, Choco Overload.